Okay, marami dyang pictures. Shell yung uno pa photo. Okay? Isa lang ang pipiliin nyo. And then, pagkapili nyo, umupo muna sa upuan. Okay? Ang gagawin natin, kung anong picture ang napili ninyo, i-explain nyo, ispiegan nyo, papaano siya nakakorrelate sa inyong mother, sa inyong mommy. Akala nyo pangit yung picture, pero yan ay puro positive ang ibig sabihin. Maaring pangit, maaring masama, maaring ano, pero lahat yan ay maganda ang meaning. It depends na lang sa inyo. Mga bata lang. Pati bata. Si bata, matanda, lahat tayo. Tito Ente, gustong mauna? Tita Emma daw mauna. Para magkaroon sila ng idea. Ito yung nabibigyan. Yun ulit. Nasa isang mountain. Ang ginanong ko din eh, imagine niya na, yung lugar niya. Bilang isang ina, mahirap niya kung paano niya makikisamahan yung kanya-kanyang ibalik ng mga bata. Kasi kahit sila magkakapatid, may kanya-kanya. So, yung bundok na to, hindi lang patag. Ano siya? May salita siya, may pataas. Ano? May mga anak na pasaway sa isang pamilya na maraming anak. Merong maganda akong galit, merong ano ito. Itong picture na ito, nire-represent ako dun sa yung lugar niya na hindi siya patag. Parang bilang isang ina, mahirap para sa kanya. Kung paano sumunod din pagiging isang pastol ng kanyang mga anak, ay na magkakaiba ang mga galit ng bata sa kanya. So, yung kailangan niya na isa-isa, hindi pa pwede ng salita ay kailang medyo duro sa pamilya, gano'n. Kapit ang isa naman, mabait, medyo mahalwa ng pakikisa. So, yung iba naman, so, nandun yung hirap nung ina, kung papaano niya masusundin ng kanyang mga anak. Hindi niya pwede yung ginagawa niya sa isa, gano'n din sa isa dahil pero yung isa magaling makaunawa niya, yung isa magagaling niya. Parang nirepresent ko itong picture na ito. Okay, next. Na, yun o. Yay! Ang tuwing na maliklo. Yan, yun o. Sta dentro la scarpa, quindi è come se si protegge. Bravo! Ah.
Bravissimo. Bravissimo, amore. Bravo, Flo. Next. Next. Anna? I'm Jimmy. Of course. Why this photo? It's photo, of course. It's photo. I chose this photo because it reminds me of my mother. Why? Because a lot of cats, they put around shoes all over the house. And this reminds me of myself, who lives in the shoe, always in the bathroom, in the living room, in my room. Aminado. And it reminds me of my mother because she always goes, Adidas Carpe! Almost every day. Because I like this girl. E quindi mi ricorda questa cosa. È come il gatto, io in giro le cose, lascio qui, così, così, entrare e dormo. E quindi, oppure nascondo sotto il letto, così non vede, però vede lo stesso. E quindi mi ricorda mamma. Perché sarebbe dire di sistemare le scarpe. Ecco, bravo. Matteo. Matteo. Microfono. Vicino al microfono. Microfono, Matteo. Quando i due armi li litighiamo, la mamma cioè, ci fa vivere insieme quindi questi risultati. Che? Next, Grunia, Grunia. Adri. Ti ho detto scelto io. Dove è Adri? Adri. Adri, dai. Adri. Su. Adri. Su. Ci vorrà detto? Vai. Vieni canina. Tu buco. Ho scelto questa foto perché a volte Go Adri! Go Gesù! Go Gesù! Adri! A volte va
i bambini, fa i guai e la mamma e si diventa un po' non è buono. Brava amore. Matea. Brava. More, togli. Grazie.
Che cos'è? Usa il microfono. Cosa hai detto? Qualche volta la paura, quando ho fatto una volta, perché si scrive, mamma? Sì. 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 Ecco, perché si scrive, perché si scrive, quando fa una volta. E si scrive la testa, perché non è la paura. Sì.
Ashley. Bene, bene, bravo.
Fammi vedere. Mascherina. Ho scelto questa foto perché praticamente la ragazza rappresenta me, mentre la casa rappresenta casa mia, ma anche la mia famiglia e soprattutto mia madre, essendo che ormai sto crescendo e come si può vedere il ragazzo è fuori casa e per prendere un attimo la sua vita. E vi posso dire che la rappresentazione della mia vita, essendo che ormai ho trovato lavoro e che sto iniziando ad essere un po' più dipendente, però c'è comunque in ogni situazione un posto in cui ritornare quando avrò bisogno di aiuto, avrò bisogno di supporto, ci sarà sempre un posto in cui ritornare, come la mia famiglia, mia madre e la mia casa. E anche se sono fuori di casa e sto per attendere la mia vita, c'è sempre un posto in cui posso ritornare e in cui poter trovare un tempo. Anche adulti, dai! Sì, adulti, adulti! E ciao! Sto diventando... Ecco! Devo fare? Sì, no, basta! Finiti qui, tu dai il microfono! Parang nag-represent siya bilang ang aking ina, laging sa aming magkakapatid, talagang lagi niyang tinitingnan kami, yun lagi niya kami sinusubay, baya ako alam ang mga ginagawa. Ito namang isa, yung pagmamahal niya bilang ina sa amin kahit kami ay malalaki na, naatong pa rin, kahit kami malayo na. And yung isa, Smiley. Kilit siya. Ang mga ina, lagi, hindi ba nila pinapakita na sila ay masaya kung ano man yung na-achieve ng kanilang anak, kung ano man yung fulfillment na ano ng kanilang anak. Pero sa puso nila, nandun yung kasiyahan ng ay magulang sa kanila. Pero... Daddy. Tulay. Tulay. Ang isang buwari ng prince. Kaya aking pinili. Dahil gusto ko. Sa tulay ay nire-represent na rin sa aking nagre-represent na rin ang sakripisyo sa akin ng aking magulang na hindi ko maaabot yung kabilang dulog yun kung hindi siya nagpakahirap, hindi niya pinuon na mabuo itong tulay ito yung madaming patigas, madaming sakripisyo, bakit nangyari? Amen. Yun ang nire-represent niya sa ating magulang na pagmula sa umpisa na kami pinanganak na hanggang sa siya ay nawala ng buhay para na ngayon. Pinalaki niya kami hanggang sa abot ng kanyang makakaya kahit kahit ay mahirap kami kahit pa anong pagsubok, kita rin yun, pag nahulog din siya, sigurado mo taas dahil wala ka sa talos. Sinikap niyang magawa itong tulay na ito upang kami palakihin, upang kami buhayin, magsakripisyo, ibigay sa amin kung ano yung kanya niyang ibigay na hanggang ngayon ay na-presid ko na kapatid. Sa pona ng aming mga, kahit hindi mag-understay mo ba sila ang tagumid sa amin. At sana
yung ginawa ng aking magulang para ng aming ina, ng aming ama, para sa amin ay magawa ko din sa aking anak. Amen. Hanggang sa pataking kakayaan, hanggang sa uling buhay ng aking hininga, at siguro naman ay kung tayo may nakumamatay, ay matutog na niya ang mga bagay na ituturo namin sa inyo, ituturo namin sa kanila, at ituturo pa kasi siya dumaki. At kung kami wala na, sana naman kung siya magkakaanak din, kumbaga sana ay papasa. Continue na continue hanggang sa nawa sa awa ng Panginoon, pagkaloob niya sa ating lahat, sa bawat isa sa atin, kung ano man ang sinakripisyo ng ating magulang, ng ating mga gawain, huwag natin makalimutan at ipasa natin sa magiging anak natin at sa masusunod pang generasyon. Amen. Salamat. Bravo. Nangungupya pa. Lado steak. Pamalo. Eko. Pinakamadaming napili si Alden. Ay, steak. Wasted mayo. I say, yun lagi ang nakahanap sa akin. Habulan mo kami, habulan mo muna. Ikot kami na bagay ko, no? Ikot kami ng nanay ko. Hindi ko lang kung ginawa ko. Takbo sa albin, takbo sa bako. Pero doon sa stick na yun, ito ko naman na doon na kung ano ang pinapahiwatag na stick na yun. Kaya ako lumaki sa dahan-dahan, lumaki ang magandaan na natututo dahil ako yung tao sa aming tindahan lagi. Ngayon mga kapatid, hindi na ako sa pindahan ko na yan, sa may pindahan ko na yan. Ako lang lagi nagtitig doon. Tapos, ayun, sa pagdating ng panahon, natuloy na ako sa pangaral ng aking ina na magbuti dahil ako ay lalaki at ako daw ang magdadala ng pamilya. Ako ang magtatrabaho. Yun lang ang pinaka ikaw ng payo ng pagbunan ko na hindi ko nakakalimutan. Kaya pinayo sa akin ako, college na ako. Kaya hanggang sa ngayon, yun, daladala ko, sasabi ko sa akin mga ng lahat kung anong meron nung ako na una, kung ano siya sabi sa akin ng anong mga magulang. Kaya sabi mga magawa ng mga bata niya, kung ano ang sinasabi ko din sa kanila, ayun na. Eko. Nakaayon, first of all, sa kalooban ng Panginoon. So,
itong pagbabayad natin ang ating buhay, ang ating journey bilang mga magulang, bilang mga ina, ay nagre-representa sa isang bayan na kung saan tayo ang bubuwida sa ating mga anak, kung saan tutungo, kung saan strada natin sila dadalhin. So, maaaring sa pagbabayad natin, maaaring sa pagbibigay natin sa kanila, tayo ay madadapa, tayo ay mahuhulog. Pero isa lang ang ating gagawin bilang magulang, bilang ina, tatayo tayo at ipagpapatuloy ang buhay para sa ating mga anak. Kung ano man ang ating pinagdadaanan bilang ina, at alam po natin hindi po madaling maging ina, alam natin na sa dulo ng ating pupuntahang strada ay yung tamang daan ang ituturo natin sa kanila. At ako naman bilang anak ng aking ina, ng aking magulang, siguro yun din yung natutunan ko sa kanya, sa aking ina na ay wala na sa dito sa lupa. Yung mga tinuro niya sa akin simula yung pagkabata hanggang ngayon, siguro yun yung nagiging lakas ng loob ko, lakas ng aking pagkatao bilang maging ina din sa aking mga anak. So, yun nga sabi ni Audrey, there are times born ang mother, there are times katiba. Sasabutin ko yan sa aking tatlong anak, alam niya yan, ugali ko katiba at kabona. Dahil bilang magulang, bilang ina, hindi po pwedeng lagi lang tayong bona. Hindi po pwedeng lagi tayong katiba. Dapat natin ibabalansi, ganyan ng birthday, there are times kailangan mong maging dura, kailangan mong maging mahigpit, kailangan mong maging pasyensyosa, o kailangan natin maging mabait sa ating mga anak. Depende din sa komportamento ng ating mga anak. Hindi po natin kaya maging bona kung kita natin ang ating mga anak na nagawa ng mali. Ako po yung ina na pag nakita ko, matalas po ang mga mata ko at pandinig ko sa aking tatlong anak. Kahit kung nasa na kung pati sulok ng bahay, dinig ko dyan kung may nag-aaway. Alam ko kung sino ang pasaway. Alam ko kung sino yung rompe. Alam ko kung sino yung mapunahin. At alam ko rin kung sino ang tamal. So, I mean, bilang isang ina, kailangan bumalansin natin. Hindi pwede yes ng yes. Dahil ang mga pangalang pag yes ka ng yes, nagiging katibi. Yun lang gusto nila ang masusunod. Pero there are times kailangan ipitan. Ganyan din po ang naranasan ko sa aking ina. Aking ina ay napakabait. Isa sa pinakamabait na siguro sa lugar namin. Pero ako naman ay sumusunod sa kanya. Nag-aaral mabuti lahat. Nagsasahin, nagluluto lahat. Naglalaba, gumagawa ng gamaibahan. Pero not all the time. Pag sinabi ko, inay pupunta ako doon. Inay pupunta ako din kasama naman ko. Barkada ko. Hindi ako laging pinapayagan dahil bakit? Maaaring makasama sa akin. Pero hindi rin naman laging no siya. May no, may si. May no, may si. So, kayong mga anak na nandito, makinig kayo. Ang inyong mga ina ay iisa lamang. Kapag namatay yan, hahanapin nyo yan. Yan ang alam niyo. Ang ina ay iisa. Pwede kayong magpalit ng papalit-palit na kayo. Pero pag nawala kayo, inatandaan nyo. Ay, kayo ay matanda na, ay kayo bata, pag mawala ng isa, ang pinakamasakit na bagay na nataan sa buhay natin. Kaya, umahalin nyo yung mga ina at dapat ating mahalin. Huwag na huwag nyo po sila. Ipagtawa ko ng bahala, ipakita nyo ang pagmamahalin nyo. Dahil pag nawala na sila, wala na kayong pwedeng mahalin. Yun lang po. Ito yung napili ko. Lagi may kulong sa bahay. Dahil marami kami. May sarili yung pag-iari nito yung nanay ko rin. Kasi kapag once a week yata, hindi matandaan na once a week, twice a week, depende. Kapag gusto ang mga anak niya, lagi may kulong. Ang kasalot na ng panwana. Inukulong kami pag mga aming pumasaway. Pag hindi ginagawa yung mga gawa ng bahay, sa aralin wala eh, walang problema. Sa gawa ng bahay lang, kasi sa dami namin, pauluhan. Si kahit may naka-assign na, isa na kalimot, sasabihin masakit dito, ganun. Eh pag nakita yung magulang namin, nagagalit na may halimbawa may kalat, at
hindi nagawa ng isa. So, yun. Ay po, lagi, nagre-representa siya na lahat yung tinuturo niya. Dahil dito, tinuturoan niya yung mga batang maliliit na ano, stitching yata. So, yun, itinuturo niya ang tama at mali lagi. Kung ano yung napansin niya sa isang anak na maling ginawa, ginagawa niya ng halimbawa yun sa lahat. Hindi lang sa isang nagkamali. At pag nagpataw siya ng kaparusahan, nadamay din kami. Dahil dapat daw ang magkakapatid nagsusuporta, tapos yung nakakaunawa, dapat sinasabi ang tama ng maliliit, tinatama din yung mga kapatid na maliliit, sinisigwe. Kaya yung mga kapatid na panganay, dapat magpakita kayo bilang panganay talaga, ate. Kapito. Kuya. Kuya. Pag-isabi ako. No, ito yung na-notice ko kanina na halos lahat sila dito nakapinan. Hindi ko alam kung bakit. Unang meron ako ng pinusti yadri, no? Kaya talaga ako na nakapinan dito. Sumunod lang ako kapag siya bibigyan. Ano ba ito? Ito yung palagi na kahit ano mangyari, yung kahit ano mangyari, yung nanay mo palagi nasa ito, awayin mo man, di ba? Kahit masabihin mo na minsan talaga may katarayan. So, tatay yung nanay ko minsan. Kahit yung sa tatay ko lang na sasampulan ko kayo halang isang araw lang, kausap ako ng video ko. Video tatay ko ba? At tawagan nila ng joke. Eh, nakahiga si mother. Kausap kasi ako video ko. Ibig sabihin yung close the door. Ang salita niya, joke, sarap mo yung pinto. May kasungkadanan na. Sabi ni tatay, aling pinto? Ito yung pinto. Alam ka ng mga ipasarapo yun mo, yung sarado na. Siyempre, bukas. Imagine mo yun. Imbis na, kasi may kadugtong ka, ganyan. Huwag na. Ganyan si tatay ko, gusto mo. May kasungkadanan talaga niya. Yung, kaya kami na mama na din na lagi may kadugtong din yung salita na dapat hindi na sumabog pa. Pero dahil nga, merong modelo. Yun yun. Pero dahil ko yung inaawal. Pero doon mong mararamdaman sa rin yung tayo. Alam mo si RJ yan, fans ko yan. RJ, fans ko yan. Makikinig yan, tsaka si Neta. Walang pasalubo next time. Okay. Tapos kung sa nanay ko lang, chiricheris mo pa rin. Chiricheris ko pa rin yung kasama namin siya. Kasi yung totoo, mahabang istorya to, pero since 1992 nag-start ako mag-uro. Huwag na lang bilang-bilang taon ako ha. 1992 nag-start ako mag-uro. 1994, nang siya ay first time na inatake na as in coma na. 1994. Tapos, ang lagi naman niyang dasal, Lord, sana po marating namin yung 50 years na wedding na ano namin, na pagmakasal kami ng asawa ko. At okay na po ako kasi nga, sa lahat ng A, B, C, D, E, F, siya yung letter B na isang babae, siya talaga yung may sakit. Pero at the end, alam niya, siya yung natira. Siya yung natira. Kaya sabi niya, sana may kasal kami ng asawa ko. So, naikasal. Sabi niya, pwede na. Pero ako na yung bumili. Lord, huwag pala muna. Sabi niya, okay na siya kasi naikasalan ng 50. Tapos, lagi niyang sinasabi, nahanginitay, ready siya kasi niya may sakit siya. Pero nung narinig ko, sabi ko, walang iyakan. Ano ba yan? Pero narinig ko na sinabi niya na ayaw ko pang mamatay. Pero dati-dati ang prayers niya, I'm ready. Pero ngayon ang sabi niya, ayaw ko pang mamatay. So sabi ko na lang, sige mag-75 na Lord, sige ibigay niyo na po kung gusto niyo pa. Sige na, i-bonus niyo na ulit sa kanila yan. Pero ngayon nagpapasalamat ako na mag-85 years old siya, may 27 ng May. Kaya mahalin ang mga nanay, hindi biro ang maging nanay din kahit sa kaligtay yung nanay ko. Mahalin. Dahil totoo yung sinabi ng
Mami Vita na yan. Totoo yun yung pagkanawala kasi ayan naranasan na nila. Eh kami, hindi ko sinasabi na I'm ready. Kahit pasabihin mo, Lord, tanggap ko naman kasi may sakit siya eh. Pero yung isipin ko, imaginin ko pala kayo yung pangalan na nawala ng isa ng kapatid. Ay, talagang pag tinititiyan ko, nasa altar talagang iyak ko pala na yung may nabawas, na alam ko kompleto lang kayo. Lalo kong binagasal yan, noong unang na nagtuturo ako, I will have to do it. Napangako yung pagka 13 months, saka yung tuwing sweldo, umiiyak ako ng, Lord, pera ko to, pera ko to. Kasi ibibili ko lang lahat ng gamot yun para sa nanay ko. Umiiyak ako talaga. Pero sabi ko, pag nabili ko na, Lord, salamat, kompleto kami. Diba? Amen. Kaya mahalin, mahalin ang mama. Hindi lang palaging mama lang. Andyan pa rin ang tatay kahit pinapagalitin. May dahilan kung bakit. Pero mahalin, 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 mahalin. I love all you. So, you love mama. Amen. Sabi mo, mama, ay ganyan yung isa. Kasi, ang ano nina, ako yung uuwi ng June 5, June 6, ay dating doon. June 25 ang aking nila magsiselebrate na ako 19 years old. Ang masyadong masakit sa kalooban ko, noong kami ay kabataan pa, ang aking namay nagkasakit na ako'y edad na 7 hanggang 8 taon. Nabuhat ko na sa mamatay ng 88 years old siya na mamatay, hindi na siya nakapagtrabaho. Ang aming ina na lang ang bumubuhay sa aming tatlo. At alam naman ang God, ako na ang nagpapatakbo para akong panganay. Nagyong kahirapan namin, nakaranas kami na sobrang hirap ng buhay. At yung hirap na yun ng buhay, ang aking ina, ay meron niyang tukil na ako naggawa. Na yung tukil na yun, yun ay puno ng coins na sinakuna. Na doon ako nakakita ng 18,007. Na coins na yun ay Avila, United States of America, 1807. Na yun ay isang tukil, napakadami noon. Yun ay naubos lamang sa kabibili ko ng bigas sapagkat wala kami maisasahin. Na ang bayo lamang ay kung ano yung bayo lang sapagkat noon ay plata yung piso, 50, 20, 20 na, at pagkatapos yes, walang 25. Yun ay naubos lamang. Na noong marinig ko at makakita ko sa YouTube na ito pala ay milyon ng halaga, lalo na yung 1807, pinahanap milyon ng halaga. Sabi ko, noong panahon niya, hindi na pagpisa namin ang hirap ng buhay, ang nanay ko yung milyonarya. Tapos ang inay ko ay mayroong dalawang singsing na napakalaking pinto. Ang isa ay ang bato, ay birthstone, at ang isa ay diamante. Na kung sa panahon din ngayon ibibinta ay milyon din yun. Yun ay nagastos lamang para kami makapagpatuloy ng pag-aaral, makabili ako ng bisikleta, kaya lagi ko yung bisikleta dyan. Na ang inay ko, lagi kong angkas pag kami mag-aari. Na minsan pag kami magkakas na ibaligtad ko ang nanay ko, mabuti na lamang at hindi na mapalo ang ulo sa patog. Pagkatapos, mayroon siyang dalawang arites na napakahabag at pagkakalaki na ang lalaki niya ng bato. Na ibinta rin yun hanggang sa ngayon. At ngayon ang nanay natin ay nangihirap. Halos walang maibigyan ng bigaan ng pagkain. Kaya ako minsan, pero hindi siya yung tao na naaatog, nag-aatogili ng dahil sa kahirapan. Nandun pa rin yung matitaga sa kanya at sa kanyang pananampalataya. Na alam niya na kahit na siya ay na walang pera sa ipinagkaloob sa kanyang buhay hanggang ngayon, sabi nga siyam na siyam na punta talaga siya. Ang sabi sa akin, mga kausap ko na isang araw, kung malinaw lamang ang kanyang mata, kaya kanyang pagtrabaho sa bukid. Kailangan pa niya ang gulong at siya magtataba sa bukid. Kaya, ang ibig ko sabihin, yung responsibilidad naman ngayon namin bilang anak sa kanyang pagbibigay, sabi ko, kahirapan pa rin ang dala. Hindi pa rin natin ibibigay yung sapat na kanyang, para maganda ang kanyang okasyon. At ako'y naniniwala na kahit siya ay nasa ganun ang edad, dadagdagan pa rin Panginoon ang kanyang buhay. Amen. Sa pagkatalam ko, malakas pa ang kanyang pangatawan. Yung lamang at kayo dito sa ibang mga ina, naway ating mahalin ang ating ina, sapagkat nung una sila ay nagsakripisyo para sa atin, para mabot natin yung ating ina. Yung lamang mga kapatid at kumite, mahaba pa pero tuloy.